Welcome to my class. Psalms 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. God bless us all. Keep safe and enjoy learning. Itong umaga sa ating lahat mga ba, tayo ngayon itadako na sa ating panibagong aralin, ang Mindanao at ang anim na rehiyon nito. Kahapon ay ating tinalakay ang Rehiyon 9, Tambuanga Peninsula o ang Kanlurang Mindanao. Ngayong araw na ito ay tatalakay natin ang Rehiyon 10, Hilagang Mindanao kung saan isahin natin ang magagandang katangian ng mga nakatira sa Hilagang Mindanao. Ano-ano ang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan at marami pang iba. Hilagang Mindanao, Rehiyon 10. Mga lalawigan sa Rehiyon 10. Mindanao del Norte, Cabecera ay Tubod, Pidnon. Cabecera ay Malaybalay City. Camiguin, ang Cabecera ay Mambahaw, Misamis Oriental. Cabecera ay Cagayan de Oro City at ang Misamis Occidental na may kabiserang Oroquieta City. Ulitin nga natin ang mga lalawigan sa Rehiyon 10, Lanao del Norte, Bukidnon, Camiguin, Misamis Oriental at Misamis Occidental. Ang rehiyong ito ay tinaguri ang Hilagang Mindanao dahil matatagpuan ito sa hilaga ng kapuluan ng Mindanao. Bahagyang nakahiwalay ang lalawigan ng Misamis Occidental sa magkakadikit na lalawigan ng Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Oriental. Tanging ang isla ng Camiguin lamang ang nakabukod sa lupain na yon. Ang lalawigan ng Bukidnon ang pinakamalaki sa buong rehiyon. Tandaan natin, magkakadikit ang mga lalawigan ng Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Oriental. Nakahiwalay naman ang Camiguin, samantalang bahagyan nakahiwalay ang Misamis Occidental. At ang pinakamalaking rehiyon sa rehiyon ay ang Bukidnon. Ang rehiyon ay halos kabundukan, partikular sa Misamis. Mabulkan naman pagdating sa Camiguin. Nakatunayan, may 7 bulkan dito. Ang Bukidnon naman ay isang talampas. Ganoon din ang Lanao del Norte. Ngunit, sa gawing hilagang kanluran nito ay mabundok at ang parteng timog nito ay mabulkan. Sa Bukidnon matatagpuan ang isang pataniman ng pinakabilang sa pinakamalawak sa buong mundo. Ito ang plantasyon ng Del Monte. May planta ng hydroelectric sa Lanao del Norte na nagsusupply ng elektrisidad sa makabayanan ng Mindanao. Tandaan, may planta ng hydroelectric. Ito ay matatagpuan sa Lanao del Norte. Agrikultura naman ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan dito dahil sa nagtataglay ng matabang lupain ang buong rehiyon. Pangunahing produkto ng rehiyon ang niyog, mais, kape, abaka, pinya, saging at mga gulay. Tandaan, agrikultura ang pangunahing hanap buhay sa rehiyong ito. Saging ang pangunahing produkto ng Camiguin na iniluluwas pa sa mga karatig bayan nito. Pinya at palay naman sa Bukidnon. Kaya tinagurian din ang lalawigan na ito na kamalig ng palay ng Mindanao. Tandaan, ang Bukidnon ay tinaguri ang kamalig ng palay ng Mindanao. Pangunahing ikinabubuhay naman ang pagmimina sa kapuluan ng Misamis. Ang dalawang lalawigan ng Misamis ay mayaman sa nikel at ang mga kagubatan nito ang nagbibigay ng hanap buhay sa mga mamamayang magtutroso. Kakikitaan din ang lalawigan ng abaka at kopra. Okay, ang mga Subanon, Maranao, Kidnon, Manobo, Boholano, Camiguenyo ang mga pangkat etnikong nananahan sa rehiyong ito. Tandaan, Subanon, Maranao, Bukidnon, Manobo, Boholano at Camiguenyo ang mga pangkat etnikong nananahan sa rehiyon 10, Hilagang Mindanao. Naintindihan po ba mga bata?
Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Paalam! Yeah.